Pedro! Pedro! Luwang tuwa si Reyna na nailigtas ko yung anak niya. May regalo daw siya sa akin. Isang malaking baul. Pagbukas ko ng baul, wow! Luwa talaga mata ko. Eh ano laman? Sex yung babae na sa loob ng baul? Hindi. Mas masahol pa sa chicks. Isang rake wang nagaganda na cellphone. Yung may mga camera at saka video. Asa yung cellphone? Hindi nakuha mo. Pati nga. Hindi nga ako nakakuha eh. Paano kasi umalon tapos tinaka yung baul? Uy, Pedro. Umuwi ka na. Hinahanap pa na ng lola mo. Ah, sige po. Tsokadyo. O ano, mauna na kami. Kailangan umuwi ng bata. Sige. Tatay, mauna ka na, Pedro. Atakay mo na ako. Sige po. Maswerte talaga itong inaanak ko. Ilang beses na ito nakaharap sa disgrasya. Parating nakakaligtas. Sana naging maswerte naman yung si Juan. Sana kasama pa natin ang pinakamagaling na albularyo dito. Bakit? Marami din naman ako napapagaling ah. Mas magaling pa rin na albularyo ang kumpare mong Juan, Radyo. Oo nga, wala na yata tatalo pa sa galing magpagaling. Kaya ang pindu ko. Talaga. Tay, kwento niyo naman ulit tungkol kay nanay. Ako pa naman, hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kwento ko tungkol sa nanay mo? Alam niyo, Tay, na-imagine ko siya pag kinikwento niyo siya sa akin eh. Kaya lang, sayang, di ko na siya nakita. O sige, saka na tayo magkwentuhan at matulog ka na. Tay, kantaan niyo naman ako. Nung kanta po niyo ni nanay? O sige, pero ipangako mo sa akin, pagkatapos kong kantahin, matutulog ka na, ha? Opo. Pangako yan. Promise po. Yeah. Baby. Aking mahal, huwag malulumbay. Saglit lang tayo'y mawawalay. Pagmamahal ko'y di magmamaliw, walang hanggang makakapiling muli. Alis ka? Mangungulang ako ng mga halaman panggamot, Nay. Nang ganitong oras? Eh, mas masarap pong maglakad ngayon dahil malamig at mahamog. Itigil mo yung ginagawa mo, Juan. Nay, hindi ka ba po pwedeng itigil ang panggamot ko dahil marami pong umaasa sa akin? Hindi ang panggagamot mong tinutukoy ko. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Huwag na muna ngayon, anak. Ha? Sibang araw ka na sa mama. Ha? Malamig, mamog. Kakasakit ka. Huh? Oh, sige. Ako, Nay. Kawang ka ng Diyos, anak. Thank you.
Oh! Yan yan! Yan yan ba masira yan? Kwento ko muna kulot! Akin yan! Oo, pare! Basa! Yan yan ba masira yan? Ako dun! Okay na! Uy! Kwento ko muna yung horror! Dapat may sexy ng ano, aswang! Pwede pa uli na ako eh! Nating ko lang si Raquel! Akin na! Akin na! Sige na niya yan! Tayo na, Pedro! Bakit nasa iyo yan? Tigto pare, abunin mo! Pagkikwento mo na si Kulot bago ibigay ko to, di ba? Oh. Kapal mo, aba! Kasaya ba yan? Akin yan! Basa! Sige na, magkikwento na ako. Hindi mo ba nakikita? Inuuto ka na nila! Kwento na, Kulot! Parang wala nang gulo. Masabihin mo, naduduwag ka lang, Kulot. Kaya magkwento ka na! Hindi siya magkikwento! Akin na yung inventory ko! Sakpan ka ba? Buk, 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 buk! Chike! Sobra na kayo ah! Aba! Oh, kawawa naman ang apo ko, nabugbog. Sino ang nanakit nito sa apo ko, ha? Eh, barkada ho nila Chito, Lola. Hindi porkit anak siya ng hepe ng pulis dito sa atin, eh, sasamtuin ko siya. Kadyo, halika, ikaw na muna ang bahala dito. Ikaw na muna ang bahala. Nana Maria, huwag na ho, naku, hindi, bitiwan mo. Kalalalain lang ang institusyon, naku. Away bata lang yun. Ay, kayo rin, pag kayo nakapatay, makukulong kayo, paano na si Pedro? Ha? Oh. Ikaw kasi, ay, ikaw aray, kasi! Aray, 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 aray! Lola naman eh. Ako na nga po ito nabugbog, ako pang pipingutin. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-away? Eh, sila naman po yung nanguna eh. Tanong niyo pa kay Raquel. Kahit na, dapat hindi mo na sila pinansin. Wala ka namang alam dyan sa mga suntukan na yan. Nana Maria, tama rin yung paminsan-minsan. Hoy! Huwag mong tuturuan, ha? Na maging violent itong apo ko. Bata pa yan. Naintindihan mo? Ganun, eh, kayo nga. Tumahimik ka! Kundi kong manilinti ka sa akin! Tandaan mo, ha? Pagsusunto ka, parating nakataas ang kamao, ha? Depensa. Tapos gagamitin yung lakas mo, ha? Ganun, ho? Ha? Pero sa... Ganun! Ha? Sige, sige. Go naman. Hindi ganyan sumuntok. Pambihira, huwag kang matakot sumuntok ko. Ibigay mo ganun, ho. Pambihira ka naman, ho. Eh, Chong, baka pong magalit si Lola pag nalaman natin. Aba, hindi naman maaaring nakabantay parati ang Lola mo. Paminsan-minsan, kailangan matuto kang lumaban din. Naku, kung buhay lang itay mo. Tiyak. Sasang-ayon yun sa akin. Eh, Chong, wala na naman po si tatay. Tsaka si Lola po talagang magagalit pagka nalaman niya to. Payag na, Pedro. Huwag kang duwag. Kita mo na. Pati siya na sumasang... Sino po nagsalita? Alam ko na. Konsensya mo yun eh. Sinasabi niya, lumabang ka, maging matapang ka. Eh, Chong, paano naman po magiging boses babae ang konsensya ko? Boses babae ba? Oho. Eh, bale, subukan mo ulit, sige. Sige. Ano? Hindi, diretso mo lang, diretso mo. Yan, sige. Hindi, mas diretso, konti. Baka
siya. Siya, di ba? Sa tulong namin, bukang liwayway. Di tulad mo. You talaga? Huwag mo namang ginaganyan si bukang liwayway. Bigyan naman natin siya ng konting R-E-S-P-E-C-T. Bakit? Dapat ba? Salamat. Isa-isa nang maglalaho ang mga kulay hanggang sa mawala ng buhay at Floreska. Ilang buwan na lang, matatapos na ang taong ito sa mundo ng mga tao. Ang isang taon nila ay katumbas ng isang araw sa mundo natin. Paubos na ang palugit ng mga dalakit nun. Kailangan na nating makausap si Pedro Penduko. Sa tingin ko, mahal na Reyna, hindi pa siya handa. Paubos na ang oras marikit. Kailangan niya niyang malaman na siya ang tagapagligtas. Pero paano niya matatalo ang mga dalakit nun kung ganun siya kaduwag at ganun siya kalampa? Gagawa natin yan ng paraan.